So yan, kamusta mga bro? So, ayan, nakita nyo naman, nasa harap ko natin yung aking R150. So ang gagawin natin ngayon, magko-convert tayo ng CDI na 4-pin dito sa ating Skygo R150. So bakit natin siya i-convert? Kasi mas maganda po yung 4-pin kasi po walang limiter yun na CDI and battery operated siya. So yun, take note lang po pala pagka magko-convert kayo ng 4-pin na battery operated na CDI, at make sure po ang inyong battery ay malakas, maayos, nasa good condition. Kailangan po siya ay 12.5, 12.6, 12.7, 12.4. Basta hindi po siya bababa ng 12 volts. So kung naglulokoy yung battery nyo, huwag nyo na po itong gawin. So kailangan po nito ng maganda talagang battery. Dahil kung naglulokoy po yung battery nyo, hindi rin po magwo-work yung 4-pin na CDI. Dahil doon na po nakuha ng power sa battery yung ating CDI. So ayan, i-check muna natin kung nasa good condition yung ating battery. So kailangan po ay nasa 12 volts siya pataas. And yan, kita nyo naman 12.7. Yan, nasa good condition po yung ating battery, yan, 12.6. Yan, good condition po yan. So pwede tayo mag-convert ng CDI na 4-pin. Okay? I-check na lang natin muna yung kuryente na stock na CDI. So ang nakakabit po sa aking CDI yung stock. Yan, yan yung stock po na CDI, 6-pin. So tingnan natin yung stock natin CDI, kung gano'ng kalakas yung kuryente niya. So start ko. Start natin yung pagko-convert natin ng 4-pin na CDI to sa ating R150. So ito ang kailangan natin, 4-pin na CDI tsaka socket na may apat na wire. So install lang natin yung socket dito sa ating 4-pin na CDI. Ayan. Tanggalin natin yung stock natin CDI. Sa magtatanong kung saan available yung ating 4-pin na CDI, available po ito sa any branch ng Skygo Lucena. Dito po sa Lucena, the Barangay Dumuit, Diversion Road, Lucena City. So yan, available po yan dito. So start natin. Yan, may mga talog na rin yan. Kasi dito naman to talaga nakakabit. Delay mo ko lang uli ngayon. So ito yung line ng ating CDI. So ang una natin yung nasa taas na nasa kaliwa ay yung po ay pulser. Ito po. Yan. Ito pulser. Yung nasa taas na nasa kaliwa. Pulser. So ang pulser po sa ating Skygo R150, kahit sa Skygo, kahit anong Skygo, na King, Wizard, Boost, ay isa lang po yun. Ay yung blue na may stripe na white. So itakapit po natin yung doon. Yan, kabit natin. Yan. So ito namang nasa kanan na line. At sa taas po na nasa kanan. Yung nasa taas na nasa kanan ay ignition. So ito po ay papunta yung ignition. So ito yung ignition. Anong kulay ng ignition? Black na may stripe na yellow. So ito dito na lang po sa CDI. Meron din po yun sa line ng CDI. So yan to. Black, yellow. Black na may stripe na yellow. So yan, kabit natin. So yan, next, yung nasa baba po na nasa kanan ay papunta po siyang
12 volts battery. So papunta po siyang battery. So yung line po natin ng battery, dito na lang po ako tumalog sa may ating regulator. Kulay black po siya. Yan, black. Wag po doon sa kulay red dahil rekta po yun. Ito pong kulay black, papunta po ito ng susian. Kaya po pag pinatay natin yung susian, patay na rin yung connection natin dito sa baterya. So mas maganda po dito sa may kulay black na wire. So yan, ikakapit natin siya dito sa may kulay black na wire. Okay. Then ang last ay yung pong isang wire na lang na nasa baba. Yung nasa kaliwa ay papunta po siyang ground. So dito na lang tayo kumuha din sa linya ng CDI. So yung dalawa po yan ang ground, yung stripe na green na may stripe at saka pure na green. So pagsasamahin na lang po natin yan. Then i-connect natin yung ground ng porte ng CDI. So yan, kapit natin. So yan, ganyan lang kadali mag-convert ng 4-pin na CDI sa ating ERM150. So yan, testingin na lang natin kung gano'n siya kalakas ang kuryente. So testingin natin. So yan, tinesting natin kanina yung ating stock na CDI. And tinestingin naman natin ngayon yung 4-pin natin kinonvert na CDI. So buhay natin. Okay. So yun guys, palike and share na lang po ng aking page and pa-follow na rin po sa aking page para naman updated kayo sa mga video ko na mga gagawin pa. Yan, sa mga gusto mag 4-pin na CDI, so ganyan lang po kasimple. So yun, thank you so much.